Sa kasalukuyan, kamusta kayo, Martians? Okay, so ngayong araw, kakagaling ko lang ho sa coma. Nakomatos ho kasi ako ng dalawang araw. Gawa ng galing sa shoot. Ganito ho ang nangyayari sa akin kapag isang araw ang shoot, tapos kinabukasan, edit, no non-stop, as in full force. Ganun ho nangyayari sa akin kapag tuwing may shoot, tas sa solo palo pa, binubuhos ko yung 100%ng lakas ko. Tapos hindi ko mamamalayan sa mga susunod na araw, biglang bagsak yung katawan. I mean, wala naman masama kasi nagpapahinga naman ako. Sinisigurado ko na medyo na healthy pa ako kahit pa paano, hindi lang ako nakapag-exercise. Pero kasi tuwing shoot, yung shoot parang exercise na rin. Kaya ayun. Ngayon, pag-usapan natin ang onting behind the scenes ng puro dahilan. At mag-ayos muna ako. So, tara. Yun. Pagod ka na. Anong nangyayari? So yun, Martians, kamusta kayo? Ngayon lang ulit ako nagawa ng isang vlog para sa inyo. Pag-usapan natin kung paano ko nga ba nagawa ang puro dahilan in just one day. Well, una sa lahat yun ang request ni Jay. Nagawin namin yung music video in just one day. Kasi nga, the day after, busy na sila, marami na silang ganap. And ako naman, I'm just a normal person, sick and tired of his day job. Pero, ayun. Well, so sa napanood yun naman, nailabas namin yung music video the day after namin siya shinoot. Kasi, I think within 24 hours namin siya ginawa. And then, ayun, gumising ako ng 2:30, sinundo ako ng 3:30. Nakarating ako ng around 4:30, nag-start kami mag-shoot ng morning scene. Which is yung first scene na nakita nyo na umupo si Jay, nag-Facebook, and then, ayun. Yung ginamit ko dun sa scene na yun, sa first scene na yun, dalawang ilaw lang. Wala akong ginamit na, hindi ko pa ginamit yung Nanlite FS300. Ang ginamit ko lang sa first part na yun, itong dalawang ilaw na to. Ito ay ang Sandmark Pro Light RGB at ang Sandmark Bicolor Light. Nakalink yan sa baba kung gusto nyong bilhin. Sobrang usable nitong dalawang ilaw na to. Sa lahat actually kasi ng shoots ko, nagagamit ko siya. And para sa akin, syempre as a filmmaker, kung anong meron ka, maximize mo. Wala pa akong RGB lights sa ngayon kasi nga, inuna kong bilhin tong Nanlite FS300 para magkaroon ako ng malakas na key light na kayang sumabay sa araw. So, yun. So, ano nga ba ang ginamit na lente ni Sir Marco Mars sa music video na Puro Dahilan? Simple lang ho, sa buong music video, ito lang yung ginamit kong lens. Itong Viltrox 24mm. Focus ka. Naka-touch the track kasi wait lang. So ito, Viltrox 24mm f1.8. Hindi mo akakalain na yung buong music video, dito ko lang shoot. Ito lang yung sikreto. Ito lang yung lente yung gamit ko. Hindi ako gumamit gumamit ako ng zoom or ng another prime, which is itong 50mm. Common to na ginagamit ng mga video shooters, kapwa shooters natin dyan. Ang 50mm ho, yung pinaka-basic na lens na magagamit nyo para maka-achieve ng cinematic look at feel sa isang video. So kung i-breakdown natin itong buong music video na to, yung second, meron tayong representation dyan. Meron ho, isang scene na naging inspiration ho para sa akin ay ang Stranger Things. Nakita nyo si Jay nasa dilim, may cyan lights sa likod, kumikidlat sa likod na pula. May asong gusto na naman sumama sa vlog. Gusto niya raw kasi maging vlogger. Gusto mo maging vlogger? Ayun. Tapos, masyado mo akong laba. Tapos, ayun, may another scene na nakaupo si Jay. Ito yun. And it's a representation of the good side and the darkness inside you. It's sort of like yung parang may kumakausap sa'yo. Laging may dalawang sides na kumakausap sa isang tao. Yung side na gusto mo nang sumuko at yung side na hinihila ka ulit pataas. Parang ganun lang siya sa akin. Ganun ko siya pinortray. Para lang malinaw sa lahat, no? Itong music video na to, para sa akin, ito po ay one of my greatest outputs to date. Bakit? Para ho sa akin, wala ho sa laki ng client, wala sa kung sino man yan. As long as nagagawa mo kung ano yung nasa isip mo. I know, nakaka-relate kayo sa parting yun kasi hindi lahat ng video shooters nagkakaroon ng pagkakataon na i-execute kung ano yung nasa isip nila. Kasi ho, madalas, ito yung katotohanan, madalas hinahire tayo as a video shooter hindi dahil sa talento natin mag-isip.
kundi sa kung ano yung gusto nilang ipagawa sa atin at susundin nila yung gusto nilang gawin. At tayo ay taga-execute na lang, taga-tutok na lang ng camera, taga-anglo, taga-ilaw. Pero sa project na to, gusto ko magpasalamat ng sobra kay Team Katagumpay. Sa pauna sa lahat, sa pagbigay ng project na to sa akin, KJ, gusto ko rin magpasalamat kasi binigay mo sa akin yung creative freedom na deserve ko para ma-express ko fully kung ano yung kakayahan ko, kung hanggang saan yung kaya kong gawin. Kasi in the first place, sa shoot na to, wala akong ibang assistant, walang ibang shooter, wala si Nut, absent si Nut kasi pagod si Nut sa bike vlogs niya, syempre kailangan ni Nut mag-grind. Ako lang mag-isa, wala akong ibang assistant, wala akong taga-ilaw, wala akong taga-charge ng battery, wala talaga. But lahat yun, hindi ko naisip dahil yung certain, alam mo yun, dahil yung creativity ko, patuloy na umaandar nung araw na nag-shoot kami. So hindi ko na naisip na, wala akong assistant, wala akong gaffer, wala akong taga-ano ng camera. Hindi ko na ho naiisip yun. And hindi ko naiisip yung gutom, hindi ko naiisip yung pagod. Kasi tuloy-tuloy yung sinasabi ng isip, ng, alam mo yun, yung mentality ko noong time na yun na sinushoot namin to. Parang, yes, finally, ito na, ginagawa ko na yung gusto ko, nagagawa ko yung nasa isip ko, walang pumipigil, walang kumukontra, lahat sumasang-ayon. Una sa lahat, yung place kung saan namin sinut to, is sa likod lang ng bahay nila. And nung dinala ako ni Jay doon, kasi dumating ako ng maaga, inocular namin, sabi ko, may ganito ka pala sa likod ng bahay mo. Bakit pupunta pa tayo ng kusan man? And then sabi niya nga naman, oo. And then nagulat din siya kasi nagulat sila. Kasi hindi nila akalain na makikita na mag-enjoy ako doon sa lugar na yun. Kasi nga, nandun na lahat. Nandun na yung dagat. Nandun na yung wide field. Nandun na yung mga bundok. Nandun na lahat. Iintay mo na lang yung golden hour. Direk, kumusta? Iisip ako. Kasi ayoko ma-disappoint kayo na. Oh, grabe naman. Yan, nag-iisip ako. Solid na nga eh. Ay, shout out, yeah. Sobrang solid na mga ginagawa natin ngayon. Mula ulo hanggang paa. Mula sa kalamnan. Nabubuhay tayo lahat. Mula pustiso to. Mula pustiso ni Marie. We're going to shoot our last part. Yes. Part. Last scene. Yes. And of course. Dabo Sebel. Yes, of course. You know, I'm so proud of all of you guys because your dedication, your hard work, and everything that you're doing is for the, you know, for the motivation for every people to influence that there's no such thing as failure because we can do anything about success if you grind for it. Thank you, Mr. Reflector. Thank you! Ang lupit ko! Siyempre, sa ating tagahawak ng sounds, yeah, si Joseph at si John John. Ano ba pangalan mo? Ken, ikaw? Luis, alright. So, napapansin nyo naman, as my style, favorite kong mag-shoot sa Golden Hour kasi that's where I think nagbo-bloom ang isang lugar. Dun, sa tingin ko, dun ko rin na doon ko maganda i-shoot ang taong nagre-represent ng heroism. Doon maganda i-portray ang isang character sa Golden Hour. And syempre, as far as I can imagine, dito sa music video na to. Kasi the song is all about, para sa akin, it's about motivation. It's a very positive song. So kailangan, and also doon sa may lyrics, napapansin nyo may part na may darkish theme. So ang nangyari, simula Golden Hour hanggang paggabi, doon na kami humataw. Ang shoot lang namin ng umaga is yung scene nga na umupo siya sa computer, nadawit doon sa tuyo at bahaw issue niya. And then medyo napa-filmmaking ako ng onte dahil nga yung lumabas sa pinto, kumuha ng plato, kumain, umupo, then boom, pasok ang kanta. Para sa akin, the best scene, one of my top 3 scenes dito sa music video na to, is yung nakaupo sa chair. Itong upuan ho na to, hindi ho ito set up. Literal na pagpunta namin sa likod ng bakuran nila, na may malaking field, bakit may upuan dun sa gitna? So I was like, yung creativity ko biglang, alam mo yun, basta biglang na nag-pop sa isip ko, grabe ang artistic nitong itsura nitong lugar na to. And the fact na ayun, yun yung number one favorite ko itong scene na to. Nakaupo si Jay kumakanta na sa field. Na-achieve ko yung look na gusto ko, yung aesthetic vibe na gusto ko. Second scene na paborito ko is yung kumikidlat, yung nandun siya sa loob ng bahay na dark na, I mean, for a couple of lights na ganito lang kalaki, imagine mo ma-achieve mo yung ganun. And my last favorite scene is yung estetika, yung tatlo silang naglalakad sa may Golden Hour. Yun yung third favorite scene ko na naglalakad sila, dun sila nagra-rap.
Alam mo yun. Kasi yung mga gantong scenes, medyo mahirap siya ma-achieve for me. Especially, kailangan mong tumiming sa araw, especially field to. So, pipiliin mo yung oras. Ako, I've been through a lot of shoots na pinipili ko talaga yung oras na perfect time para mag-shoot ka to. Na nag-shoot tayo ng Sukay Sports, nag-shoot tayo kay Habado, nag-shoot tayo ng Mami Gangster. Pinipili ko yung oras na perfect para, alam mo yun, maganda yung tanawin, maganda yung likod. Kasi that's also part of making a video. So, ano nga ba yung hardships sa video na to? For me, wala. There's no such thing as hardship kung na-execute mo yung nasa isip mo. That's the most, para sa akin yun yung achievement yun na nagawa ko yung nasa isip ko. Yung challenge, siguro for me, wala sa tao, wala sa kulang ng tao. Technicality wise, nasa lente. Kasi isang lente lang ho yung ginamit ko. Hindi ako gumamit ng macro, hindi ako gumamit ng telephoto. Kung ano lang yung meron akong lens, ito, ginamit ko. And I'm very, very happy sa result. And the fact na pag uwi ko, in-edit ko siya agad. Wala akong choice kundi edit ko ng mabilis kasi may deadline kami hinahabol nila Jay. Layon, yun. Sobrang grabe. Sobrang saya ko. Kitang-kita nyo naman sa ngiti ko sa video, diba, na talagang masaya ako. Kasi nga, yung mga gantong ngiti, ibig sabihin nun, well played. Well played, oh. Although, ang problema lang pala is yung BTS. Wala akong taga-BTS. Wala akong behind-the-scenes na shooter. And, ayun, medyo secretive. Medyo ano kasi ako sa process ng filmmaking. Medyo sensitive kasi ako sa process ng filmmaking. Kaya wala na akong taong naisip na kunin for this shoot. But, next time, I think naman meron naman kaming next music video nila, Jay, possibly. At saka nila Knock Knock, at saka ni Roundup. Ayun, yun lang masasabi ko, masaya ako na nagawa ko tong project na to at wala ako ibang hinihiling pa. At so yun, sana na-enjoy nyo tong napaka-ikli nating kwentuhan, na napaka-ikling kwentong behind the scenes. Pero alam nyo, big shoutout pa rin kay Knock Knock sa pagkuha ng mga footage na napanood nyo. Dahil siya yung nag-effort na magtutok at mag-record ng camera. Kasi ako ho, mga kaibigan, wala na ho sa wish yung mag-video tuwing may shoot na. So, ayun. Yun lang naman yung may share ko sa inyo sa music video nito. So, sa mga future video shooters dyan, ito lang yung mabibigay kong advice. Kung gusto nyo makagawa ng magandang video, inya, gumawa kayo muna ng free. And kasi sa free, dun kayo magkakaroon, dun yung ma-execute kung anong nasa isip nyo. Kasi at the end of the day, hindi sa kung anong, nandun na tayo sa kung anong gusto ni client, matagal ko nang ginawain, kung anong gusto ni client, susundin, gagawin. Pero at the end of the day, kung hindi mo nagagamit yung creativity mo, magkaroon ka ng passion project on the side, gawin mo kung anong nai-imagine mo, lagi ko itong sinasabi sa inyo. And yun lang naman. Yun lang naman yung gusto ko maging takeaway nyo dito. Yung creativity ko sa project na to, na-express ko 100% at hindi ako natoxican. Hindi ako natoxican, which is one of the most important things. Kaya yun lang naman. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram. And follow nyo na rin ako sa Facebook page ko, sa Marco Mars. So yun. Sana guys, kita-kits tayo sa susunod na upload. Peace out! Outro tayo doon? Ha? Mag-outro pa tayo? Sige. Tayo na outro. Wait lang. Hindi lang. Yo. Ito yung pinakamahirap sa shoot ng music video. Ligpitan. Sabi ko sa kanya, hindi ko siya matulungan. Bakit? Baka sa halip na maayos, madiscrush siya. Magkabali-bali. Hindi mo naman alam kung ano yung mga pipilitin dyan eh. Ano pipihitin, ano yung titiklop. Support na lang. Oo, tamo si Jorms. Ang na-facebook lang yung jacket. Hindi isa. Yung filter lang, yung reflector lang. Ito yung ginamit niya sa atin sa Undox. So, napakalaking tulong nitong camera na to. Dahil maganda siya pang ano to, pang entrepreneur. Ano yun, tol? Pakitagalog nga. Entrepreneur. Hindi, tol, Tagalog. Gusto ko. Tapos na pala to. Tapos na. So, ayan, ito na yung behind the scenes ng lahat ng mga nangyari ngayong gabi. Siyempre, masaya kami kasi our first ever music video with original composition, and syempre kasama natin din sa kumanta ang producer Beats. Ano ba 'yon? Ano Beats produced by ayan. Roundup. Roundup. Diba? Mixed and mastered by Roundup.
'di ba? Siyempre, composition namin lahat. Tsaka directed by Mago Mars. Yeah. 'Di ba? Siyempre, pakita na parte ng mga artista natin. Siyempre, ako, artista lang tayo rito. Tsaka yung mag-ina ko, pakita niya mag-ina ko. Siyempre. Kasi mag-ina mo. Ito yung mag-ina ko. Ayan, mag-ina niya. Nandready pa. Naku, patap. Hinit. Pero ano masasabi mo? Totoo ka nga naman, ito ba? Sa atin eh. Ano masasabi mo sa akin? Sobrang solid mga tol. First time namin magkaganto ng music video. Binigyan namin yung best namin, sinagad namin. So, kung sinagad namin, abangan nyo dahil mas solid yung ilalabas namin. Yeah, let's go. Yeah. Marco Marciani. Solid na solid lalabas namin. Pati yung ilalabas ko sa CR mamaya, solid din. Okay, tuloy.